there, brothers. Westy Brother here, and welcome to another episode of WESTV. So, for today's episode, bilang marami ang nagre-request na gumawa daw ako ng video tutorial about oil-based perfume making. Kasi, di ba, normally, ang ginagawa lang natin is yung mga spray-on perfume, yung traditional na perfume. And last time, gumawa rin ako ng solid perfume. So, ito, matagal ko nang gustong gawin to. And ngayon, gagawa tayo ng oil-based perfume. And when we say oil-based perfume, hindi tayo gagamit ng alcohol and water. Kasi, oil-based nga siya. So, ang ibig sabihin, ang base ng ating pabango is oil. So, pwedeng jojoba oil, pwedeng sweet almond oil, grapeseed oil, fractionated coconut oil, or kung ano pang pwede natin gawing carrier oil. But for today's episode, ang gagamitin ko ay jojoba oil dahil mas recommended siya because namo-moisturize na yung skin natin, odorless siya, and mabilis siyang ma-absorb ng skin natin at hindi na nilalagkit. And also, yung jojoba oil, pwede na rin siyang fixative. So, hindi na natin kailangan ng fixative at ng DPG. And also, hindi rin tayo gagamit ngayon ng fragrance oil. So, ang gagamitin natin ngayon ay mga essential oils at gagawa tayo ng sarili nating amoy kasi marami din yung mga gustong matuto na gumawa ng sarili nilang amoy pero hindi nila alam kung paano gagawin. So, sa episode na to, tuturuan ko rin kayo kung paano kayo gagawa ng sarili nyong amoy. Okay? So, let's start. So, ayan. First, we will be needing, of course, yung sinabi ko kanina, jojoba oil. Ito yung ating carrier oil. So, ito yung jojoba oil. Ayan. And, ito na yung mga gagamitin nating mga essential oils. So, unang-una, for my top note, ang gagamitin kong oil ay bergamot. So, ayan. Ang bergamot ay medyo, ano siya, citrusy. For my middle note naman, or heart note, ang gagamitin ko ay itong vanilla. Ayan, vanilla essential oil. And last but not the least, for my base note, ang aking gagamitin ay sandalwood. Ayan, sandalwood oil. So, ito ay may pagka-sweet and woody. Yung vanilla, may pagka-sweet din siya. So, ayan. And actually guys, itong sandalwood and vanilla, ayan, common fixative din siya. And they work together with bergamot. So, ayan, maganda yung kakalabasan niya. And of course, kakailanganin din natin ng dropper. Ayan, kung wala kayong graduated cylinder na small amount, like yung 10 ml na graduated cylinder, you can use a dropper. And itong dropper na to, katumbas to ng 1 ml. And then, small funnel. Ayan. Tapos, amber bottle na 100 ml. And then, yung ating mga roll-on bottles. So, ayan. Kasi nga, sabi ko, diba, sa mga previous videos ko, kapag gagawa tayo ng oil-based perfume, hindi siya pwede sa mga spray-on bottles because magka-plug yung sprayer niya kapag ini-spray natin. Kasi nga, oil siya. Thick yung oil, di ba? So, ayan. Kailangan roll-on bottle lang. And small amount lang yung gagawin natin, guys. Ha? Kasi 5 ml lang tong roll-on bottle na to. Kasi, syempre, kung hindi naman siya pa-spray-on, mas matipid tong gamitin. And, ayan, mas handy pa, di ba? Mas light siya sa pocket. And of course, kailangan din pala natin ng cotton pads. So, bakit merong cotton pads? Kasi, dito natin ititest, guys, kung ano yung magiging amoy ng mga napili ninyong essential oils. Pwede kayong gumamit actually ng maraming essential oils. Like for example, sa top notes nyo, pwede kayong gumamit ng tatlo. Sa base notes, pwede kayong gumamit ng dalawa or tatlo or more than. And sa heart note, pwede rin kayong gumamit ng isa, dalawa or tatlong essential oils. Pero ako, ginamit ko, tigit-tigisa lang sila. Kanina ginawa ko na, nagpatak na ako ng mga konti-konti lang na mga essential oils na gagamitin ko sa cotton pads. And then, minix ko lang siya. Tapos inamoy ko para malaman ko kung ano yung magiging outcome nung amoy na gagawin ko. And, naging happy naman ako sa outcome niya. Mabango naman. So ito, ito yung kaninang ginawa ko. Ayan, kanina pa to, about 30 minutes to 1 hour ago. So ayan. So dito nyo malalaman kung ano yung magiging amoy nung gagawin ninyong pabango. Pabango siya actually. So ito yung combination ng vanilla, bergamot, and sandalwood. Ayan, nagustuhan ko yung amoy niya, more on parang fruity, musky, may powdery scent siya, tapos may pagka-woody dahil sa sandalwood.
Pero ayan, ang bango niya, actually pwede siyang pang lalaki at pang babae. So kung ready na kayo matuto na gumawa ng oil-based perfume at ng sarili niyong amoy, watch this video. Hi guys, so gagawa na tayo ngayon ng ating oil-based perfume. And unahin na natin yung pag-mix ng ating mga essential oils. So ayan, meron tayong top note, middle note, and base note. So ang uunahin ko muna ay itong base note, which is yung sandalwood, para siya nasa pinakang ilalim. And by the way guys, gagamit na lang din tayo ng graduated cylinder. So dito na natin siya ilalagay para masukat na rin natin. So ang base note natin ay 50%. So 50%, so dahil 30 ml yung aking gagawin na oil, kakailanganin ko ng 15 ml nitong base note, which is yung sandalwood. So 15 ml, again guys, 15 ml ng sandalwood kasi 50% yung ating base note. So ang ating isunod ay yung ating heart note, which is yung vanilla. So sa heart note naman guys, kailangan natin ng 20% nito. Ito yung ating middle or heart note, yung vanilla. So kailangan ko ng 6 ml lang. 6 ml lang nito guys. So medyo mahirap sukatin ng 6 ml kapag malaki yung ating graduated cylinder. So eto, gagamit tayo ng dropper. So 1 drop is equivalent to 1 ml. ng ating heart note na vanilla. And then last is yung ating top note, which is yung bergamot. So kailangan naman natin ng 9 ml ng bergamot. So ayan, puhustuhin na natin 30 ml. So there guys, meron na tayong 30 ml ng ayan, na pinagsama-sama essential oils. So ito na yung ating kumbaga yung ating amoy. So ayan, kailangan nating haluin mabuti, i-mix. So again guys, yung top note, ito yung unang-unang maamoy mo sa pabango, di ba? And ito rin yung pinakamabilis mawala. So top note. Yung base note naman guys, nagla-last siya hanggang 30 minutes, I think, to 1 hour. And yung heart note naman, ito yung pinakang body ng ating pabango. So tinutulungan siya ng base note para mas lalong umamoy. So nagtutulungan si middle note and si base note. So ngayon naman, dahil 100 ml yung ating gagawing oil-based perfume, kakailanganin naman natin ng 70 ml ng jojoba oil. So again, bakit jojoba oil yung napili ko ngayon? Kasi maraming benefits din tong jojoba oil sa ating skin. Like for example, it can treat psoriasis, eczema, etc. And mas mabilis siyang ma-absorb ng ating skin and hindi siya ganun kalagkit sa balat. So ayan, ito yung napili kong carrier oil. Dahil nga oil-based yung gagawin nating perfume, of course, hindi tayo gagamit ng alcohol, water, and etc. Ang gagawin lang natin or ang gagamitin lang natin is itong carrier oil, which is yung jojoba oil nga. So ayan, isali na natin dito sa mixture yung jojoba oil to make it 100 ml. So 70 ml nito guys ha. Ayan. So kung napapansin nyo, medyo madilaw siya kasi ayun, ayun yung ng jojoba oil. So ayan, mix na natin. So ayan, i-mix na natin guys, para maghalo-halo na silang lahat dyan. And then, pwede na natin siyang ilagay dito sa amber bottle. And nakagawa tayo ng 100 ml na oil-based perfume. Ayan. Ito na yung ating oil-based perfume. And then, pwede na nating isalin sa mga roll-on bottles natin. So ayan, using this small funnel.
Diba? And ayun na nga guys, so ito na yung mga finished products. Medyo marami tayong nagawa dahil nga 100 ml na oil-based yung ating finished products. So, itong mga roll-on bottles na to 5 ml lang. So, ang dami talaga. Actually, hindi ko pa naubos. Meron pang natira dito sa bote. Ayan. So, kailangan pa natin ng maraming ganito. And, ayun nga, pwede rin kayong gumawa ng oil-based perfume using your favorite fragrance oil. For example, yung Inspired by Clinique Happy, Inspired by Lacoste Red, pwede rin yun at i-dilute nyo lang siya sa any carrier oil na sinabi ko. Jojoba, sweet almond oil, grapeseed oil, fractionated coconut oil, ayun. Pwede nyo siyang i-dilute doon. And same lang yung process. So, kung 30 ml, kung 100 ml yung gagawin ninyong oil-based, 30% nun is yung ating fragrance oil, 70% is yung carrier oil. Or kung gusto mo talagang gayahin yung amoy ng isang favorite na pabango mo, i-search mo lang yung mga notes na ginamit dun sa certain perfume na yon, and bilhin mo yung mga essential oils na yon, and then gawin mo siya, experiment. Pag-haluhaluin mo lang sila, mga konting patak lang, small amount lang, tapos dun sa cotton pads, amuin mo kung magiging kaamoy na siya ng favorite mong pabango, and then you're good to go. Pwede mo nang gayahin yung ating procedure and makakagawa ka na ng amoy ng paborito mong perfume. Ang bango talaga nito guys, and long lasting to kasi nga oil based siya, and mataas yung concentration natin. 30% yung oil concentration natin, so sobrang bango nito, sobrang naglalast talaga to. And nga, because of the fact na oil based siya, mas kapit siya sa balat, kaya mas long lasting siya talaga. Take note guys ha, na mas mahal tong oil based perfume kaysa sa mga spray on perfumes na merong alcohol and water. Siguro itong mga 5 ml na to, pwede natin itong ibenta ng hanggang 100 pesos. Kasi nga, sobrang pangmatagalan mo itong magagamit. Hindi ka lagi mag-i-spray kasi sobrang long-lasting talaga niya. Siyempre, dahil sarili niyo siyang amoy, kayo na yung bahalang magpangalan kung anong gusto niyong ipangalan sa scent na to. Ako kasi, ito, bilang bergamot, vanilla, tsaka sandalwood yung aking mga essential oils na ginamit. So siguro ganun na lang yung gagawin ko, parang sa Joe Malone, di ba? Sandalwood, bergamot, and vanilla, or vanilla, bergamot, and sandalwood. But since ayan, gold siya, parang gusto kong pangalanan siya ng gold dust. So ayan, ano sa tingin nyo guys? Anong pwede kong ipangalan sa sarili kong scent na to? So there you go guys, thank you so much for watching this video. Kung naging helpful sa inyo ang video na to, at kung naging informative tong video tutorial na to, please click the like button. Subscribe to my channel right now if you haven't done yet, and don't forget to click that notification bell para maging updated kayo every time na nag-upload ako ng mga bagong video tutorials like this. Again, my name is WESTV and I'll see you again next time only here on WESTV. Bye-bye!